pinapalabas na nila ako mabilis na mabilis kasi prayer na. Magpe-pray sila. Magsasarap. Sa bawat ano, sa bawat prayer, palagi nilang sinasara yung ano. Sinasara nila yung mga tindahan kasi time to pray. Oras ng pagdadasal. Kaya, minadali nila ako. Yung nabili ko, ito na. Naglalakad ako ngayon, mag-aalas 7 na. Bumili ako ng Fajil Rabanos. Coriander leaves, fresh. McDonald's ang tawag. Green chili and basal akdar. Basal akdar is sibuyas dahon. Yan. Yun ang naglalakad na. Dito ako sa likod. Eh mga palangga. Kung kayo nag-ano, babalak mag-abroad, kailangan mga palangga, may baon-baon, talaga kayong, ang baho ng ano, may baon-baon talaga kayong, kahit ano, kahit basic lang na Arabic, basic, yun. Kasi importante yun na may alam ka sa salita nila. Pag dito, dapat hindi. Dapat ikaw mag-adjust sa amo. Huwag kang, ano, dapat yung baon mong Arabic. At kahit English kinamatis, kailangan kaya mo. Ako kahit na mahirap mag-English, kinakaya. Kahit mahirap mag-Arabic, kinakaya. Po ba? Wala naman kung hindi kinakaya ang mga Pilipino. Pagka ano, tumatayo talaga yan. Kinakaya ang lahat para sa pamilya. Ayun, wala tayong hinihindihan trabaho. Kahit saan man sulok ng mundo, OFW Pilipino, ay itong lumalaban, tumatagal, at higit sa lahat, lumalakas ang loob para sa pamilya. Hindi sumusuko sa anumang laban. Araw at gabi, ginagawang nagtatrabaho para masuportahan ang pamilya sa Pilipinas. Kaya, palagi nating iisipin at kamustahin yung mga kamag-anak natin na nagtatrabaho sa ibang bansa at nagpapakahirap para sa pamilya. Pero hindi naman lahat ng ano, mayroon namang ang ilan-ilan na napupunta kay Tolpo. Napupunta sila kay Tolpo kasi ano, iba yung hadikain nila, hindi yung maiangat ang pamilya nila sa kahirapan. Mostly, pumapatol ang mga yan, kaya nasisira yung pangalan ng mga ibang matitinong OFW. Pumapatol sila sa mga ibang lahi. Hindi nila iniisip muna yung mga consequences na mangyayari if na papatol sila sa mga ibang lahi, hindi naman yung nakakatulong. Nakakagulo, nakakadistract sa pagtatrabaho. Yun, kaya yun minsan, gagalit yung mga amo kasi sa atin din naman yun nanggagaling, yung source ng anger.
kasi hindi na natin sila nirerespeto. Nirerespect nila yung privacy natin. Pero may iba talagang amo na hindi nagrerespeto sa mga privacy. Sinang cellphone, tingtingnan nila yun. Kaya hanggang dito na lang.